Maalikabok at nangangamoy kemikal, ganyan ang reklamo ng ilang taga Malabon sa itinakdang dump site at transfer station ng isang kumpanya malapit sa mga bahay at eskwelahan. Ang kapitan ng barangay na nakakasakop niyan ay hindi rin daw naabisuhan sa operasyon, kaya umaksyon na ang sumbungan ng bayan. Noong January ng first and second week po, bigla na lang po sila nagbaksak ng basura dito sa amin. Mabahol po, alikabok. Araw-gabi, kaya ang tao, maalsa na. Ito ang matatanaw sa likod bahay ng mga residente sa Carlos Compound sa MH Del Pilar Street sa Barangay Santulan, Malabon City. Mga truck na kaliwat kanang nagtatambak ng basura at backhoe na naglilipat ng basura sa ibang truck. Ito raw ang itinakdang dump site at transfer station ng kumpanyang Metro Waste Management Corporation sa lungsod. Patabi po ng dump site na yan, eskwelahan, bahay po na dikit-dikit. Dito kasi lumilipad yung alikabok, yung mga buhangin, dala ng mga truck nila ng mga basura. Grabe yung amoy kasi halos amoy chemical madalas. Ang kapitan ng barangay, Santulan, hindi raw naabisuhan sa operasyon. Wala po silang barangay permit at mayor's permit. Tumangging humarap sa kamera ang lokal na pamahalaan ng Malabon. Pero ayon sa City Health Office, nag-inspeksyon na sila sa dump site, katuwang ng City Environmental and Natural Resources Office. At nitong 23 ng Pebrero ay nagbaba na ang City Administrator ng Cease and Desist Order para ipatigil ang operasyon. Bakit po meron pong mga truck dyan na mga nagtatapon? Bakit po nag-ooperate pa rin kayo? Wala pa po kasi authorized sumagot eh. Ano, bali ang tatanong ko lang naman po, na-serve po sa inyo itong si Sendis? Na-serve naman po sa inyo? Bali, ginagawa po kasi namin ngayon, from truck to truck po. From truck to truck? Pinatigil na rin po ng management ngayon. Maging ang DNR Environmental Management Bureau, ipinag-utos ang pansamantalang pagpapatigil ng operasyon ng Metro Waste dahil sa paglabag sa Philippine Clean Water Act of 2004 at Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kulang-kulang ang kanilang ginawang preparation. Evidently doon sa leachate. Ang leachate, ito po yung katas ng basura. They will be given 72 hours for them to haul out everything. Suspendido ang operasyon hanggat hindi makakapag-comply sa kaukulang requirements ang Metro Waste at kailangan din nilang sundin ang mga rekomendasyon ng ahensya. Tinawagan namin ang tanggapan ng Metro Waste at piniyagan nila kaming gamitin ang bahagi ng kanilang tugon sa DNREMB. Batay sa dokumento, handa ang Metro Waste na mag-comply at sumunod sa mga hinihingi ng ahensya. Babantayan po talaga namin to para hindi po makapagtapon dito.